miss you too. Ano ang happy birthday muna? Kasi ay, wala ako last week eh. Yeah, oo nga eh. Hindi ko naabutan yung ano mo, celebration mo. Condolence ulit. Uy, buti na lang, nandiyan ka pala, Doc Sarah. Yes. Nang gusto kasi akong itanong sa'yo, alam mo ba, nung last week kasi, yun na nga, pinakain ako ng mama ni Aya ng shrimp tsaka ng ano, eh medyo nag-chop yung lips ko. Tapos parang nagkaroon ako ng windburn. Yung mga ganun bang klase ng, kunyari, mga windburn, sign ba yun na parang may something ka sa health mo? May mali sa health mo? Parang ganun. No, actually, though kasi lips kasi, yung mga changes sa lips, can also be a sign that parang there is a major health problem. Okay. Okay. However, kung simpleng windburn, it's basically naman, exposure to ano lang, to basically to wind, mm-hmm. o kaya yung cold air basically. So, sobrang nag-dry up lang siya. Now, it's also a different problem naman yung na kung na-allergy ka man sa shrimp. Kasi usually kasi ganito, no, kapag may allergic reaction, especially from food intake, yun yung unang may exposure ka, diba? Yes, oo, so, namamaga, diba? Namamaga. Tapos yung iba nga nagka-crack pa. Okay. Okay, so yun yung isang pwedeng sign na may lip, na may health problem, no? So yun, another one would be, pag kunyari medyo bluish, medyo ano talaga yan. Lack of oxygen ba yan? Yes, oo, tama. Kasi we know that, ang lips kasi, di ba kaya red yan, very ample ang blood circulation. Okay. So we know that blood carries oxygen. Okay. So meaning to say, kapag bluish siya, kulang na kulang yung oxygen supply. Mm-hmm. Okay? And it's not like dun sa lips lang. So yung kalimitan kasama ng bluish or cyanotic lips would be yung sa mga nails natin. Mm-hmm. Kasi yung mga distal areas, hindi nadadaluyan ng dugo. So okay. Yun. And so pagka ganyan, medyo may isipin mo na lang meron kang respiratory problem. Pwedeng baka nag-asthmatic attack yung patient. Mm-hmm. Or pwede rin may cardiac problem, no? Mm-hmm. O hindi makapag-pump ng maigi ang blood. So kasi alam natin, pag-pump out yan ng blood, yan ang magde-deliver na diretso sa mga arteries papunta sa mga target points. So, pag nakikita mo palang bluish na siya, pwedeng magpa-check up ka na kasi baka delikado na siya. Yeah. Might lead to cardiac arrest. Oo. Heart attack na yan. But of course, in the hospital, the doctors would really do diagnostic tests para malaman kung respiratory of respiratory origin ba yan or cardiovascular. And then also, yung iba naman, sobrang amputla. So alam natin, maputla, it's basically kalimitan, di ba, anemia, iniisip nila. Oo, yun. But usually naman, mga signs lang yan. Kumbaga, other diseases also may present ng iba pang signs. So, i-correlate nila. So, totoo yung kapag dark yung lips mo, kapag mahilig ka mag-smoke or smoker ka, totoo yun. Oo, nagkakaroon ng changes kasi, no? Oo. So, ang alam natin kasi, ang nicotine, which is a, which is an important component of cigarettes, no? Yun. Tobacco rather, nagkakaroon, ano yan, vasoconstrictor, less yung blood supply pupunta dun sa certain area. So, kaya dahil less yun, nagda-darken. So, yun pala yung mga signs. Pero then, pag lagi nagka-crack yung lips, so, uh-huh. pwede isipin mo, baka dehydrated lang yung patient. But, if this has been chronically apparent sa pasyente, ibig sabihin matagal na, so, pwede kasi na, hindi lang pala simpleng, dehydration, sign din yan ng diabetes, pwede rin yun. Talaga. And then, yung iba na yan pagka merong mga sores, okay? Yeah, herpes. So, yung herpes virus. Okay. Yun. So, pwedeng it's a reactivation of a previous viral infection. So, dapat bantayan yung immune system kasi alam natin, generally, all viral diseases set in when the immune system is compromised. Okay. So, yun. So, yun yung mga ano, yun yung mga dapat nating pinapansin. Pero paano ba natin papangalagaan in general yung ating mga lips para mas maging maganda pa rin siya, ganyan? Yeah, okay. Of course, 'di ba lagi tayo pag lalo ngayon, so pag patapos na yung tag-init, however, our lips also get exposed to the sun. So dapat yung sinasunblock also. Masama din yan, 'di ba? Oh, masama din yan sa lips dapat natin. Dapat sinasunblock also. And then another thing, 'di ba, yung iba prone talaga dry up avoid nila yung frequent leaking, yung laging nidilaan ng lips kasi lalo siya nagda-dry up. Okay. 'Di ba sasabihin, "Hoy, dry na dry ang lips mo. Sige, i-leak mo." So, anong gagawin mo? Pwede mong basahin ng water you just get simpleng petroleum jelly kasi it's an emollient. So, it will trap the remaining moisture of the lips inside para hindi makawala. No? Okay. 'Yun. And then also pagka lagi kang kasi umiinom ng cold water, lalo nagda-drive. So, from time to time, i-avoid natin yung too much cold exposure.
yun. Okay. And then, tapos siguro, find time also to visit your dermatologist and iwasan natin yung mga toothpaste na mataas yung benzoic acid content. Ako may last na, Doc. Yung sa, lalo na sa mga babae, yung mga lipstick na ginagamit nila, huwag silang gagamit ng mga fake. Kasi delikado rin yan, nagka-cause din yan ng ibang mga health problems, yes, diba? Oo. Kasi isa sa mga nakakatakot na component would be lead. And lead gets deposited in our kidneys. Uh-huh. No? So yun, so we have to check yung mga binibilihan din natin. Ano? Kailangan very credible yung mga kinukuhaan natin ng products. Anyways, alam natin, medyo kung may kamahalan man, pero ang isang lipstick would last for long time naman. Eh, no? Lagyan lang natin ng konting budget. No? Yun, ipon-ipon. Thank you so much, Doc Sara. Ay, bibisita nga pala ako sa Clinica Figura. Ay, okay, sige. Saan yan? Sa Kevin Makati and din Alabang. Mm-hmm. Maybe contact 0917-317-7272. Ayan, punta ako dyan ah. Sige. Thank you, Doc Sara.